So ayan, nagbabalik ang kasosyo sa negosyo. Ngayon naman po mga kasosyo ay isi-share ko po sa inyo kung paano gumawa ng isang masarap merienda. At pwede na rin pang negosyo ang cassava roll. So meron po ako ditong isang kilo ng cassava. Syempre hilaw po ito. So nabalatan ko na po ito at nahugasan ko na. So ngayon po ay tatanggalin lang po natin yung balutbud sa gitna, ang tawag dito. Kasi matigas po yun, so hindi po yan isinasama dapat. So tatanggalin po natin ito. So next step na gagawin po natin ay gagatgarin po natin ito. So gagamit po ako dito ng yung pang-grate ng cheese. So ganito lang po siya ginagawa. So gagatgarin po natin ito hanggang maubos po nating lahat na magagat ang isang kilo nating kumuting kahoy. So ayan na nga po, nagagat na po natin lahat ito. So next step po na gagawin natin ay patutuluin ko po ito. Kung hindi naman patutuluin, medyo pigaan lang po natin ng bahagya, konting-konti lang. So ayan po. Habang pinapatulo po natin ang kamuting kahoy natin, so gagawa na po ako ng palaman niya, yung bukayo kung tawagin. So ito po ay isang nyog na kinayod. So actually hindi naman po ito yung magulang talaga, yung medyo balabot pa ng konti. Lalagyan ko po ito ng 1 cup ng brown sugar. And then so gagawin ko po itong bukayo, so ibig sabihin lulutuin ko po ito. So hanggang sa matunaw po yung asukal niya, and then yung parang medyo malagkit na siya. So halu-haluin lang po natin ito sa mahinang apoy lang mga kasosyo. Tanggalin natin yung mga impurities na nandito at hindi naman siya dapat nandiyan. May mga maliliit po kasing baon na kasama, baon ng nyog habang kinayot siya. So ayan, so nakatulo na nga po siya pero konti lang. So pwede po natin, kung gusto niyo po, pigyan pa natin ng konti. Pero para sa akin, okay na rin po ito para hindi naman mawala yung lasa ng kamuting kahoy natin. Okay lang po yan basta lutong-luto ang kamuting kahoy natin. So ayan, lipat natin dito. And then maglalagay po ako ng margarine. So 1 tablespoon lang po ng margarine. Halo po natin dito. And then maglalagay din po ako ng 1 cup ng white sugar. So haluin lang po natin ito hanggang sa mag-combine silang lahat. So ayan na, nakakumbay na po lahat. So ang next step po na gagawin natin ngayon ay, eto optional lang po ito mga kasosyo, kung gusto nyo po ng may iba-ibang kulay ang cassava roll nyo. Gusto nyo plain lang po na ganito lang. So ako po, gagawa ako ng medyo colorful. Pero hindi po food color gagamitin ko, kundi flavoring, food flavoring. So bali gagamit po ako dito ng one teaspoon ng buko pandan. And 1 teaspoon ng ube food flavor. So haluin lang po natin ito.
Okay, so next step na gagawin natin ay, syempre magbabalot po tayo, pero gagamitin natin ay dahon ng saging. So ito po ginagawa ko siya, pinapainitan ko siya para hindi po marupok or hindi po mag-crack ang pambalot natin. Yan, ganito lang po kasimple mga kasosyo. So ayan, magbabalot na po tayo. Kung gagawin nyo po ito bilang pangnegosyo nyo po mga kasosyo ay syempre titimbangin nyo po yung kada ilalagay nyo sa dahon ng saging. Kunyari maglalagay po kayo sa isang dahon ng saging ay mga 1 cup lang or 1/2 cup, depende po kung magkano nyo po siya ibebenta. Bali ito pong ginagawa ko is hindi ko po siya sinukat, so for pang merienda lang po ito. Pero pwede nyo po talaga itong gawing pang negosyo. Iba po talaga ang lasa kapag ang kakanin ay gawa sa mga root crop. And then maglalagay na po tayo ng palaman niya. So ito po mga kasosyo, nabalot na po natin. So ang gagawin po natin ay steam po natin ito. So steam po natin ito mga kasosyo ng isang oras. At ang apoy po niyan ay nasa medium heat lang po. So ayan mga kasosyo, babalikan po natin ito after 1 hour. So ayan mga kasosyo, after 1 hour, ito na po ang ating cassava roll. Luto na po siya. So antayin lang po natin ito na lumamig bago po natin hiwain. Pero pwede nyo naman po itong hiwain kahit na mainit pa. This is it, malamig na po siya. So, hihiwain na po natin ito. Ang bango niya mga kasosyo, promise. Thank you.
So ayun mga kasosyo, nahiwa na po natin and ito na po ang ating cassava roll. So mga kasosyo, thank you for watching. Sana po nagustuhan yung aking recipe for today. So yung hindi pa po nagsusubscribe ay mag-subscribe na po kayo and hit that notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating lulutuing masasarap na recipe. Bye!